Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga madaling paraan para makashade tayo gamit ang charcoal powder at yung iba-ibang uri ng charcoal. So dito nyo malalaman kung ano yung pagkakaiba nila, kung maganda ba sila or hindi. Tapos kung paano yung tamang pag-shade or ano yung pwedeng gawin para gumawa tayo ng shading na smooth and strong na kulay. Yung makikita natin na dark yung kulay. So eto yung gamit natin ngayon, charcoal, diamond charcoal, Berkeley, tapos compressed charcoal yung isa. Kaso pinowder ko na kaya nakalagay na sa lalagyan. Sa charcoal guys, halos magti 3 years na akong gumagamit nito kaya marami na din akong natutunan at marami na din akong alam kung paano yung pag-apply, paano yung tamang paggamit at kung paano iiwasan or ano yung mga dapat iwasan kapag gagamit ng charcoal kasi marami talagang dapat iwasan at marami ding dapat gawin para maiwasan ang mga pagkakamaling nagagawa ng charcoal or yung mga bad side ng charcoal kapag gagamit ka. Kaya dito nyo yun malalaman guys. Ituturo ko sa inyo kung ano yung mga pwedeng ipang shade natin para mas maganda yung shading na magagawa natin and then kung paano ginagawa yung powder. Kung halimbawa may pencil tayo and then comparison ng pencil and charcoal. So eto guys, charcoal, diamond charcoal. Pwede kayong gumamit nito guys kung wala kayong Berkeley. Nabili ko to ng 15 pesos. Ito yung medium niya, yung diamond charcoal medium. Meron ding soap para mas maitim. So kung gagawin natin siyang powder guys, kailangan tasahan natin gamit ang cutter. Ganito lang guys yung pagtatasa, dapat dahan-dahan lang kasi madaling putol yung lead ng charcoal. Kaya dapat gumamit tayo ng cutter tapos itutulak natin ng isa nating kamay or isa nating daliri para mas matansya natin at hindi natin maputol yung charcoal na tinatasahan natin. Dapat dahan-dahan lang guys para makuha natin yung pinaka-lead niya. And then dito guys, kapag magtatasa kayo, dapat matalim yung gagamitin yung cutter, wag yung mapurol kasi yun yung nakakabali ng lead ng charcoal. Kasi matagal niyang may slice yung kahoy na nakapalibot dun sa lead. Kaya dapat matalim yung gagamitin nyo. And then ganito yung pagtatasa nyo para mas maganda yung pagtasa nyo and hindi siya mapuputol. So ganito guys yung magiging itsura niya kapag naalis na yung mga kahoy. Dapat ganito siya. Yung mismong lead niya is pabilog siya guys. Huwag niyong papatulisin kasi gagawin natin siyang powder. So ganyan dapat. And then saka tayo kukuha ng liha. Ayan yung liha guys, para pang powder. Dapat yung liha na gagamitin nyo is yung mga pino lang. Huwag kayong gagamit ng makakapal kasi merong mga size yung liha. Dapat yung pino lang, siguro 600 or 1000 yung gagamitin nyo. 600 to guys yung number ng gamit ko. So ayan, ganyan lang guys yung pagliha. Dapat huwag nyo din masyadong didiinan yung charcoal na pencil para hindi siya maputol kasi madali siyang maputol kapag dinidiinan. Kaya dapat pahigain nyo tapos ihagod nyo lang sa liha para magawa nating powder or magawa nyong powder. Iba-iba kasi guys yung charcoal pencil, magkakaiba siguro sila ng mga yung pagka-darkness ng kulay. Kasi hindi ko na-try yung iba. Ito pa lang yung na-try ko, charcoal, diamond charcoal.
tapos compress, and then Berkeley. Ito pa lang yung nagamit kong charcoal sa pagdodrawing. So ayan guys, kapag tapos nyo na, kuha kayo ng lalagyan. Mas maganda to guys na charcoal pencil lang kasi mas makakatipid kayo kasi 15 pesos lang to guys. At marami ng drawing kayong magagawa. Kesa bumili kayo ng Berkeley, 62 pesos. Pero madami na din kayong magagawa. And then, yung compressed charcoal guys, 100 plus 6 bar yun. Merong medium, hard, tapos soap. Pero yung ginagamit ko lang doon is medium tapos soap. Kinocombine ko, nililiha ko din para magawang powder. Para mas makatipid ako and then, ayun, para hindi masyadong magastos. So ganyan lang guys, pagkatapos nyo, tapos yung natira sa liha, pwede nyo i-brush para makuha nyo rin yung nakadikit dun sa liha. Kasi dumidikit yung powder. So eto guys, yung Berkeley. Gagawa ko ng style. Or gagawa ko ng example kung paano i-shade. Eto guys, yung Berkeley charcoal. Ayan. Para malaman nyo kung ano yung pagkakaiba. Meron bang pagkakaiba o wala. Eto guys, yung diamond charcoal pencil. Yung niliha ko kanina. Para mas makatipid tayo guys. Mas maganda rin gamitin yung diamond charcoal or compressed charcoal. Lalo kung gumagawa tayo ng mga maiitim sa mga buhok. Ayan yung ginagamit ko, yung diamond and Berkeley. Ay, and compressed charcoal pala guys. So guys, pala huwag nyong i-skip yung mga ads. Meron na tayong ads and na-monetize na yung channel ko. Kaya meron na siyang ads. Huwag nyong i-skip para matulungan nyo rin ako. So ayan guys, yung tatlo. I-compare natin kung ano yung maganda sa kanila. Kung maganda ba silang i-shading. So gumamit ako dito ng cotton. Ito, Berkeley charcoal to guys, yung una. Ayan. Ganyan yung pag-shading. Maganda din to guys gamitin sa mga background. Kung gagawa tayo ng malalaking background, gumamit tayo ng cotton tapos sausaw natin dun sa powder para makagawa tayo. Ayan guys, ganyan siya ka-smooth guys kung na-observe nyo. Ito yung diamond charcoal. Ganon din guys, kaso hindi siya masyado dark. Parang naghahalo yung may pagka-brown, parang lumalabas yung brown niya. Tapos yung compressed charcoal guys, halos magkakaparas lang sila. Yung pagkakaiba lang ng diamond charcoal guys is parang may lumalabas na brown. Parang makikita mo yung brown na kulay dun sa shading mo na ginagawa. So yun guys, halos wala naman silang pagkakaiba, no? Paras naman silang maiitim. And then yun lang sa diamond charcoal, parang may brown siya na lumalabas. Tapos guys, yung mga pwede pa natin gawing pang shading, yung brush, kagaya nito guys, yung sa Naked Tree to, yung flat brush nila na filbert yung dulo. So ganyan lang, pa-circle lang yung pag-apply nyo guys para matansyan nyo and then mas smooth yung magagawa nyo. Kahit diinan nyo yan guys kasi kapag Naked Tree yung gamit natin, malambot yung mga balahibo nya. Hindi siya ganun ka hard na may lalabas na mga lines dun sa ginawa nyo. Same lang sila guys ng ano, ng paggamit, pag-apply. Same lang din. Wala ding pagkakaiba kahit yung durog na dati na Berkeley tapos yung ginawa lang natin. Same lang naman sila kasi sa pino naman na liha tayo gumawa ng charcoal. Kaya pino din yung ano, yung nagawa nating charcoal powder. Kasi yung iba gumagamit sila ng cutter. Para sa akin hindi yun maganda kasi minsan may mga buong pencil pa. Kaya nagkakaroon ng hard line yung ginagawa nating shading. Kaya pangit yung gagamit tayo nun ng
cutter para sa ano. Tapos eto guys yung sample na drawing. Yan, gamit kong charcoal is compressed charcoal, tapos Berkeley, pinaghalo ko lang guys yon. Eto guys yung sample na ginawa natin. And then madali din siyang burahin kumpara sa graphite. Kung halimbawa graphite yung ginamit natin, kasi yung graphite madulas, tapos hindi din masyadong nabubura kumpara sa charcoal. Kasi yung charcoal kahit liinan natin or gumawa tayo ng mga dark, kayang-kayang burahin ng pambura. Ayan, sample lang. Sample lang yan guys para malaman nyo yung ano, kung pwede bang burain yung pinaka-dark or hindi. So ayun, pwede siya guys, para mas maano nyo ng maayos. Ito guys yung comparison naman ng pencil. 6B yung ginamit ko dito, tapos i-compare natin sa charcoal kung alin yung mas maganda pang shading. Dito guys, ayan, kailangan natin gumawa ng mga lines. Ayan, hatching yung ginawa ko. Tapos itatry natin shading kung maganda ba siya or pangit. Kasi may pagkakaiba talaga sila yung charcoal powder tapos yung pencil. So ganyan guys, tapos saka tayo gagamit ng cotton para i-blend. Ganyan guys yung itsura niya, hindi siya masyadong nabiblend ng cotton kasi nga madulas, tapos dikit na dikit yung graphite dun sa papel, kaya mahirap siyang pantayin. Ayan yung isa pang hindi maganda kapag gagamit tayo ng pencil kumpara sa charcoal, na kahit dark na dark, smooth pa rin yung magiging shading niya. So hanggang dito na lang guys, sana may natutunan kayo at meron kayong mga nalaman pa. And then don't forget to like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. So salamat sa panonood. Thank you.